bago nila, Photon Traveler X na automatic. Alam niyo guys, mayroon na kaming sasakyan dati na ano, na Photon. Photon Grator naman 'yon. Tapos yung ano niya, yung steering wheel, wala akong problema sa steering wheel niya eh, kasi kung i-compare ko yung steering wheel or yung power steering wheel niya kaysa sa Avanza natin ngayon na new gen, mas gusto ko yung steering power ng ano, Grator. Okay. Parang pinaka ano, bentahin ni ano ni Photon sa palagay ko ah. Sa mga ganitong passenger vehicle, yung manibela kahit babae kaya. Siguro mag-agree din sa akin yung mga nakapag-drive na ng Photon Grator dyan na malambot talaga yung ano niya, steering wheel. Hindi naman to the point na yung delikado na sa daan na sobrang lambot. Kasi hindi naman kasi safe din kapag sobrang lambot. Pero as in yung pag-turning mo, isang kamay lang okay na eh. Well, wala naman kayo nakikita dito sa loob. Tingnan mo, ang cute ng itsura, no? So ano, ituturo ko pa ba sa inyo kung ano tong mga to. Kasi ang karaniwan sa mga ganitong van na walang ano, walang nguso. Di ba kasi yung High Ace, may nguso na yun kasi yung makina nilabas na. Ito kasi yung makina nito na sa ilalim ng driver. I guess hindi naman ganun kainit siguro eh. Kasi may marami na rin na vlog nito na hindi naman, wala naman silang problema sa puwet. Ito pala ano to ha, 2.0 liter diesel engine. Alam naman natin na yung itsura nito, may kamukha talaga, di ba? Ngayon, nag-evolve yung kamukha niya. Naging ano siya, nagkaroon ng muso. Sabi ko, inaantay ko si Photon na mag-evolve. Pero ang ginawa niya, ito. Ito yung binago. Ay, oh, yung front grill niya na ang social tignan, ha? Oo nga, kasi yung mahaba ng business. Actually, pero ito sa mga, ano, sa mga tao talaga na businessman, businesswoman na may travel agency. Kasi hindi ka mapapahiya dito sa loob. Yung tipong pagsakay ng mga customer mo na nag-hire na itong sasakyan mo. Hindi mapapahiya kasi dito pa lang sa labas, nakikita ko ang ganda ng ano ng upuan. Take note, 1.7 million to ah. Sa dulo, ano yan? Photon Traveler XL. Yan yung may manual. Oo, manual yan. Pero ito kasi yung napupusuan ko kasi yung front grille niya, ang laki. Alam mo naman kasi, di ba yung front grille ng sasakyan natin, pina-chrome lining natin. So, mabilis ako maakit ng mga ganitong style ng sasakyan eh. Pag nasa, ano ka, nasa expressway ka, class 2 na to. Naka, ano kasi sa taas eh, bubble top na. Oh, tingnan nyo, naka-chrome na rin yung ano niya, side mirrors. Pati yung door handles, naka-chrome na rin. Teka, check nyo muna yung height ko dito sa... Hulaan nyo yung height ko, ha? Taas talaga niya, eh. Ano to, eh? Parang artista ba na rin ang tawag dito, eh? Kasi may mga kilala akong artista na, ano, na ito binili. Tapos, pinapa-customize nila yung loob. Sa side profile niya, para siyang, ano, bintana. Ang ganda, no? Continuous. Tapos, yung gulong naman niya, ang gulong niya ay 195. R15. Yung gulong na ito ay ano, 15 na steel alloy wheels na single tone. Pero yung gitna niya may hubcap siya na Photon logo. Not bad. Okay na. Steel alloy wheels siya. Tapos may tapo. Oh, hindi mo na kailangan maglagay ng tapaloda kasi may tapaloda na yan. Kasama lang. Oo. Sa likod kaya? Sa likod. Actually, ang ganda nga talaga niya. Ang ganda. Oh yan, may ano pa to ha. Ay, guys, merong ano to ha. May rear, ano to. Rear camera at saka parking sensor sa likod. Tapos, yan, rear camera. Built-in na rear camera na yan. Tapos meron pa siyang parking sensor. Kasi medyo mahaba't malaki na to eh. Tapos, kung hindi pa sapat sa ito, oh, may salawin pa dito. Oo, para... Na wait lang, check natin na kasi medyo malaki siya eh. Ayun. Grabe guys. Parang ano to, parang bahay. Grabe, parang bahay ata ito pag open ko. Kaya magtumayo dyan sa loob. Hmm. Ito na ko. Mataas
Tapos ito pa, lahat ng bangkuan 'yan. Maliban dito sa likod na re-recline. Tapos lahat 'yan may headrest. Lahat may headrest. Ang hindi lang nito nagagawa sa likod, yung na-re-recline. So, hindi, so presyo nito 1.7. Yung kalaban nito sa 1.7 na segment, walang headrest, tapos yung bangkuan hindi pa na-re-recline. Oh, yung patapit niya. Grabe, yung laki. Tapos may daan din sa gitna. Alam mo, ano na to eh. Para sa akin, ah, Best Buy talaga yung ano na to eh. Ang segment nitong photo na to. Alam mo, hawakan niya ito. Yun nga lang, sa mga medyo may height problem, medyo mahihirapan kayo dito magsara, tsaka medyo mabigat. Oh, ito guys ha. Medyo mataas tong van na to. So may isang step dito para pag akyat man ng ganyan. Ito may grab bar, may grab handle pa dito. Pagpasok mo madali. Oh. 'Di ba? Oh, ha. Oh, 'di ba madali lang? Oo. Taas ang level ko dito, tapos ito pa, current most of na ano of this segment ng van, parang ano, parang yung hindi na nila pinapaganda yung front, yung mismong dashboard, kasi nga 'di ba, once na may ganito kong sasakyan, karaniwan may sarili kang driver, so ang pinapagandili nila yung sa likuran, yung harapan wala nang pakialam yon sa itsura ng dashboard, pero ito nalilinisan ako sa dashboard niya eh. Tingnan mo ang ganda, ang ayos ng pagka-arrangement. Tapos nakaano siya oh, naka-wrap ng leather yung ano, yung mismong manibela. At saka ito pa, baka sabihin niyo maninibago kayo kasi nandito yung pinaka ano niya, cambio. Actually sakto lang siya. Sakto lang yung pwesto niya. Hindi automatic. Sakto lang yung pwesto niya na nandito siya. At saka alam mo yun, karaniwan sa mga ba ito, wala siyang vanity mirror. Wala rin vanity. Ayun, may vanity mirror na isa. Tapos may ilaw. Tsaka ito guys ha, kasi kapag ka ang van ang binibili nyo, karaniwan hindi nyo na tinitignan yung dashboard. Kasi nga, wala naman kayong pakialam sa driver. Ganun naman yung iba eh, diba? Masama ang tabas ng dila mo ah! Pero ito ang ginawa ng photon, iba eh. Pati yung driver, bibigyan ka ng comfort ride. Kasi, automatic na siya. Tapos tingnan nyo, may lining pa siya ng ano, parang silver accent na hindi siya basta-basta magkakaroon ng scratch. Tapos may airbag. May airbag din dito. Tapos, automatic din yung ano niya, side mirrors na na-adjust. Okay. Pero hindi siya power fold. Na-adjust mo lang yung ano, natitilt, ganun. Tignan mo naman yung panel, oh. Maganda rin, ha? Oh. Alam ko, gusto niya nang puntahan yung likuran. Check. Ay, ito pala, ha? Ano to, ha? Isa pa tong bangkuan, ha? Ah, so pwede pala umupo dyan? Oo. Ayan, oh. Ay, ayos siya, ha? Diba? Teka, try natin kung ako yung passenger. Hindi ba naurong yung puwan dyan? Hindi ba pwedeng atras? Ito actually guys, ito para lang to sa ano, sa mga chikiting. Kasi hindi na siya ano. Yung medyo maliit ang katawan. Grabe. Ang taas ng ano. Ang taas. So sa dashboard, maganda. Okay, pasado sa akin to. Tapos pagbaba, siyempre sanay ako sa Avanza na pagbaba ng paa ko na sa semento na. Ngayon ito hindi eh. Talagang tatatalon ka pa. Parang pagkabababa ka nito, para kang nasa ano, para kang artista pag bumaba dito. Check na natin yung loob ng pasahero. Ayun, ang lambot ng ano niya, ng lambot. Lambot siya. May laki, lalaki. Galing.
Ang galing ng ginawa nila dito ha. May ilaw pa para in case na yung mga matatanda, yung mga elder nating mga relatives, tapos may grab handle na naman dito, meron din dito. Tapos, tigaman naman. Hindi siya leather pero sa akin kasi hindi ako fan ng leather seats. Kasi gusto ko yung tela lang. Tapos hindi ko na kinakoveran kasi pinapalinis ko na lang yun. Masarap kasi sa balat. Oo. Take note guys, ha, lahat to nare-recline. Ilang ano yan? Ilang seater lahat yan? 16, ano to? 16 seaters. Tapos, uy, meron ka ditong ano, meron ka ditong drinks, lagay ng drinks. Tapos meron pang provision for ano, bintana. Ay hindi, slides. Hindi. Slides pag para o-open yun. Tapos, guys, sige nyo. Pag-upo ko pa lang dito, feeling ko safe ako sa loob. Tapos ang taas ng ceiling, para kang nasa bus. Oo nga, ano? Ang taas? Maganda kasi yung taas ng ceiling. Yung ano yun, yung kulay pula na yan. Ano yan? Ito, tools to para sa'yo pagbabasagin mo. Ay, yung ganun? Salamin ako. Ayun guys, oh. Ayun, nare-recline siya guys. Recline din. Komportable ito kahit na tatluhan talaga. Yung tatlo, komportable. Tapos, ang kinaganda kasi nito, hindi mo na kailangan magtupi-tupi ng bangko pagka papasok ka sa loob. Hindi ka na mag... Tapos yung leg room ko naman is sakto lang. Hindi ka maiipit, hindi mo feel na yung parang kang ipit. Kahit na ito nakatodo na yung recline niya, hindi ka ano, hindi maano yung legs mo. Hindi magsasuffer. Lahat to may seat belt, ha? Ay, sa lahat ng position dito ng passenger, ito ang pinaka gusto ko. Ito. Hindi, syempre, pag under ka na, ito ang pinaka ano, the best na position para sa akin. Lahat may aircon dito, no? Oo. Kaya nga, no, wala kang problema sa lamig nito. Kahit kahit na ganok pa kalaki to, yung aircon niya walang problema kasi ang daming aircon vent kahit sa likod maaabot. Siguro kung dinala ko nanay ko dito baka maglaway siya dito sa sasakyan na to. Lalagpas-lagpasan na ng gutom. Tapos lahat, tingnan mo yung mga likuran. Oh. Kompleto sirkados. Oh. May mga lagayan din. May mga cup holders. May ano. Kaya hindi ka ano dito, hindi ka parang sumakay talaga ng ano, ng luxury van. Oo. Yung ilalim niya pwede panlagyan eh. Tapos pagbababa ka na ito, parang kang artista pagkalaban. Actually guys, galing kami sa Photon na sasakyan bago kami mag-Avanza. Yan yung parang family vehicle na rin namin na Photon Grattur. 7-seater din siya na halos captain seat yung gitna. Masasabi ko na wala akong naging problema sa parts ng Photon kasi meron siyang assembly sa tarlac mismo. Kaya yung parts, like for example yung door handle na sira, madali lang siyang i-order. Tapos, kung ayaw mo sa kasa nila i-order, meron din sa labas. Sa Lazada meron din. Diba? O kaya hindi ako magtataka bakit parang dumami yung Photon sa kalsada. Hindi lang kasi ano to eh, hindi lang to pang passenger. Nauna talaga to pang trucks, pang mga heavy duty na equipment. So, guys, marerecommend ko to kahit second hand yung bilhin nyo dahil yung parts hindi kayo mahihirapan. Like Toyota, kahit sa Lazada meron eh. Nagkalat yung parts nila. The final verdict. Ang final verdict ko sa para sa akin, ano, kung ako ay may travel agency na negosyo, pipiliin ko yun. Ang travel agency, kasi ang laki, alanganin naman bibili ka nun, tapos pang gamit mo pang pasok sa trabaho, ikaw mag-isa. Talagang aalog-alog ka nun kasi matigas ang ano, nun, alam mo ng mga van, matitigas ang mga suspension yan. Kailangan puno para maramdaman mo yung lambot ng suspension. Okay, kung family use? Kung for family use naman, kung bigger than 10 or exact 10 members kayo sa family or sa relatives niya. Maganda. Magandang pang travel talaga. Kaya nga ang pangalan niya, Photon Traveler. Para sa akin ha, sa price point niya na 1.7 million, wala kang makikita ng kalabang ganun ng presyo. May makita ka man, hindi niya matatapatan yung ano, yung specs niya sa loob. Yung comfort sa loob, yung bubble top, naka-headrest lahat ng bangko, nare-recline lahat.
except dun sa pinakalikod, ha. Diba? Saan ka makakita ng ganung presyo? Sa safety features niya, mayroon siyang dual airbag sa harap. Same din sa mga ibang competitor niya. Dual airbag siya. Tsaka kasi parang pag bumaba ka ng palang pang feeling mo parang artista kasi sa laki niya eh. Very massive talaga yung ano, yung sliding door niya. Ang laki pero hindi mabigat i-slide. Yun yung magaan lang yung slide niya. At tsaka para sa akin yung white, pagka-white na kaninang chinek natin, okay na sa akin yun. Alam ko meron siyang gold eh. Pero para sa akin mas gusto ko yung gold. Black. Oo. Gold talaga? As meron. Yung puti niya doon? Oo, may gold sila. Kasi sa Traveler na XL, meron silang gold. So, I guess meron din. Tsaka sa akin ha, kasi anyway, never akong pinahirapan ni Photon sa parts nung dating may sasakyan kaming Photon. Tapos, ano pa siya, hindi mo pwedeng sabihin underpower kasi kaya kanyang dalhin kahit saan. Alam mo yun yung bibili ka ng van para sa gusto mo, sa comfort mo, hindi lang ikaw yung nabibigyan ng comfort, pati yung driver. Mostly na bumili dyan, mga artista na. At hindi ko na siguro isa-isahin kasi marami nang bumili ng Photon mismo yung binili nila. Hindi lang yung Traveler X. Parang pinakagusto ng mga artista din yung ano, yung Tuano, yung limousine nila. Yung Photon Tuano na sobrang laki talaga. Ay, mas malaki pa doon. Mas malaki. Oo, mas malaki pa doon. Kaya nga sabi ko, grabe ah. Ang laki ng mga salamin. Diba? Tsaka yung access mo pagpasok, napakadali lang eh. Kahit, tapos, yun nga, nagustuhan ko doon sa presyong 1.7, ang ganda na ng upo, pagkaupo mo, kahit na pull pack kayo doon, hindi pa rin kayo mahihirapan. For more info and inquiry, you may visit Photon Cainta Branch. Or you may contact our Photon Sales Executive Ms. Joy and Mr. Jomar. Shout out. Shout out doon kay Sir Lom Ibanez na nagtook ng picture ko sa likuran ko. Nakasunod pala siya sa akin noon. Hindi ko alam kung saan ako papunta, siguro sa trabaho. Kaya kinuha niya ako ng picture. Nakilala niya ako na ako yung vlog na nagvo-vlog ng Avanza. Siguro dahil kasi tayo lang yung may silver lining. So shout out po sa iyo. Salamat po sa pag-take ng picture. Medyo nakaka-flattered din. At saka shout out doon sa mga katrabaho ko sa RZ, B-Boys. Shoutout po kay Sir Robertson Jimenez na nakatira sa ano, sa tapat ng manukan, sa tapat ng lechon manok pala. At saka kay ano, Mr. Pogi ng Kalooban, wow, na si Sir Genesis, at ang mas matingkad pa sa araw na si Sir Marvin Carbonella. At saka kay ano, kay Sir Niepo Story, at kay ano, ang aming manager na si Sir Robin Halina. Mabuhay kayo ng 300 years pa. At saka kay Ma'am Angela Dimaano na unang nakatuklas na ako yung nagbo-vlog sa office.